I wanna be the greatest. Energy is overflowing. I know I'm stoking the fire. My desire's taking over. Kaya natin ginagawa yung mga videos na ganito. It's not to downsize other people. It's to give awareness to the owners of the car na do it right. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, world of resistance. They gon' be the one who's running. This is the phase one build. Yung ikakabit natin ng mga gamit, yung talagang gagawin. Magagamit. Yes. Tama. Right now, guys, nandito na naman tayo ngayon sa Premium Overland, guys. I'm with the master. The master. Yeah, man! Welcome back, Mark! Anong new project natin ngayon? Raptor na pang malupitan. One of one ba doon? Hindi naman naman. Mga oh, ano, one, ito, one ito, of you. Hindi, ito ang unang Raptor na lalagyan natin ng ganitong produkto. Totoo ba? Totoo ba? Wow! Siya pa lang ang nilalagyan natin. Alam mo bakit? Para malupit. Yes! Akala ko, may sasabihin na malupit eh. I mean, sir, super toy. Eh, nakita lang kasi kita nang kumakaway-kaway sa Banaw eh. Di na lang nakita dito. Alam mo, pag Mad Monkeys talaga ang bisita natin, kailangan talaga ang binibigay natin pang the best. Kasi yung may-ari ng Mad Monkeys, si paring Mark. Yeah. Puta, meron yang ano, meron siyang tagline niya. Ang tagline ni Mark is, drop that zero and come with the hero. Kaya ito, huwag kayo lalapit dito, hindi ito cheap. Pucha, pag ito ang setup, wala, delikado. Pag sinetup natin, yung pang matagalan, hindi yung isang ulan kalawang. So, bali itong project natin, kaya din natin ginawa, kasi unsafe yung pag setup kasi yun nga, katulad ng sinabi ko before, you really have to tell your dealer, yung shop, kung ano talaga ang pakay mo gawin sa sasakyan. Kailangan mo sabihin ko ng adventure mo, boss, bala ko to i-4x4. Para alam nila kung ano yung bibenta sa'yo. Kasi, siyempre, bilang kunwari ako dito sa shop, magsasalita ng magsasalita, i-absorb lang ng customer yun, tapos sabihin niya, yan, lahat ng sinabi mo gusto ko. Hindi, sabihin mo dun sa kausap mo. Kung para saan mo siya gagamitin. Kung para saan mo siya gagamitin. Mag 4x4 ka ba? Gusto mo lang pang forma sa mall? Mag-overlanding ka ba? Diba? Or simpleng, boss, mahilig lang ako pumunta ng Pantabangan Lake, picnic lang doon. Kailangan yung form and function, lahat yun dapat mapasok. At saka syempre, good brand. Yeah. Usually, pagka bastang may nag-setup ng ano ngayon, basta may na-lift na, ganyan. So, alam na nila, pwede na capable na kahit 4x2. I'm not against with the 4x2, guys. Pero syempre, nababagayan ng function talaga, katulad yung sabi ni Boss Alex, na hindi basta upgrade ka lang. Usually, ganun ang nangyayari sa ibang ano eh, mga shop na ano. Basta lang makabenta kung ano-ano na kinakabit sa mga ano natin. Pero dito guys, sa Premium Overland, aawating nga dito pero grabe. Talagang mapapagastos ka dito. Quality naman, sulit naman, every peso count naman dito. Kasi nga, alam mong safe at saka alam mong magagamit mo talaga. We give you your money's worth. Yeah. Diba? Hindi yung bibentahan kita tapos uwi mo. Mabudol ako doon. Yun yung ayaw natin. So ano itong project natin with the Ranger Raptor? Well, alam mo yung owner nito, very adventurous pong tao to. Siya yung tipong ayain mo mag 4x4, sasama siya sa'yo. Yes. Ayain mo siya mag-camping, sasama siya sa'yo. Ayain mo siya tumambay. Very makatao, very down to earth. Very trusting si boss. Pero yun nga, may nangyari sa car niya na kailangan natin ayusin. A-address natin yung problema na yun. Kaya natin ginagawa yung mga videos na ganito. It's not to downsize other people. It's to give awareness to the owners of the car na do it right. Alamin mo talaga kung ano yung gagawin sa kotse mo. And ayusin natin kung paano siya ginagawa. Hindi naman kailangan sa akin lang all the time eh. Kahit saan ka nagpapagawa, basta sabihin mo kung ano yung pakay mo para magawa ng tama. Sometimes, my friends, it's not the shop's fault. Sometimes, it's also your fault because you do not speak up. Usually, pag alam mo yung sinet up, hindi mo naiingatan eh, di ba? Kumbaga, wawalwalin mo, tapos pag nasira, sisisihin mo yung shop na, yung shop, ano, di ba, tama? Kailangan, ano, pag pumunta ka sa isang shop, alam mo na yung gusto mo. For example,
meron akong kaibigan na laging pumupunta ng shop. Kahit wala ako, alam na niya kung ano kukunin niya. Pagdating ko, may dala ng, may bit-bit na siya. Si Parker Choi. alam niya. Ito nga, humingi niya ng uniform namin kasi minsan siya nang nagbebenta. Siya nang sigil sa mas marami siyang alam kaysa sa akin ngayon. Ganon kalapit yan si Parker Choi. Yan ang ano, Korean na in-check. Yeah. Parker na, Choi pa, di ba? Yan, yan. Ayun na ba yun? Ano to, tangke ba yan? Tangke? Ito ng ano, work of art ni Mark Mercado. Grabe, sagad! Gando! Talagyan na lang ng mga ilaw-ilaw ni Boss Mark yan sa loob. Pero ito ang loob, yung sinasabi ko na kung may timex natin para maganda. At yung mga ganyan, adjust na lang yung tambucho sa good ating gumawa. May kusina to. Pwede rin order it. Ganda, no? Pati mga brake lights okay na. Yes. Pero mamaya, ilalabas natin to. Medyo maulan lang kasi guys. Boss Alex, magkano yung mga gintong smart ka? Ang naabutan ni Boss Mark Mercaida ng toot, toot, ganong presyo. As of today, $750. Nasa $750 siya ngayon. $750 na siya ngayon. Kasi nga, shipping, baka, lahat tumaas talaga. So, palit buong bed, di ba? Palit, o. So, ito yung bed. Pwede siya maging flat bed. Itong buo ito natatanggal. Mabilis lang? Mabilis lang. Parang 8 bolts lang at saka mga 5 tao para magkuha. Ah, 5 tao. So anong perks ng ganito? Nang hindi na yung the usual normal na bed, bakit tayo nagpapalit ng ganitong bed? Siyempre, para mayabang. Yan, ayun lang pala yun. Ayun lang pala yun. Kailangan maging mayabang. Yeah. Kailangan kakaiba ka sa lahat. Hindi, this is ano, more secured. More on para sa taong OC. Pwede mong gawa ng shelving, pwede mong lagyan ng refrigerator. More organized space talaga siya. Nagmukhang ano talaga, tangke, no? Pero hindi siya mabigat. Mas mabigat siya kaysa sa dati. Pero pasok pa sa, nakita ko na yung spring eh, 300 kilos, so pasok pa. So meron tayo, may naka-spring na to? Naka-spring na. Hindi na natin kailangan ng airbag man? Sa ngayon, hindi. Gamitin mo na yung boss. Tapos pag nag-droop, doon na natin, doon tayo mag-a-adjust talaga. So ito yung exhaust niya, ano kailangan itaas? Spare tire ilalagay pa sa ilalim. Lalagyan pa natin ng accessories sa bubong. Yung mga tulugan ni boss at saka yung pangtambay na awning. Yeah. Ooh! Kanina nga, sinabi natin na si Bossing, ayusin natin ng tama yung kotse. Kasi may nasira din sa kotse niya and pag ni-repair natin, hindi na natin masasabi kung babalik sa dati. When you go to shops, you have to really ask ano ba yung kakabit mo, ano yung ilalagay mo. Hindi na natin ipapakita kung ano yung nilagay dito, pero meron silang kinabit dito na malaking bagay na nag-cause ng pagbiyak ng bed. Dito mas malaki yung biyak. So, tutuloy na yan, mapupunit na yung buong bed. You really have to check the product that you're buying, tapos kailangan mo talaga sabihin kung saan mo gagamitin, kung pamporma lang, kung anong ilalagay mo. Kasi pag over na yung weight na nilagay at may specified weight to, ay hindi na siya mag-hold talaga. So, buti na lang nakita ni Boss Mark yung problema and pwede natin siguro pa-weld or whatever, pero may lamat na siya. It's not going to be like before. Eh, sinabi ni Mark, si Bossing talagang wild man. Tumatalon, diba? Mahilig sa adventures. So, ito yung dating bed niyo. So, anong dapat gawin na dito? Gawin natin ano, upuan? Well, sabi ni Mark, puputulin sa gitna, iuurong to doon, tapos gawin sofa na lang sofa. Yan. Para masarap ang tambay kila Bossing. So, guys, nandito tayo ngayon sa Premium Overland. Ang second house natin dito sa Manila. Usually, siya ang nag-aayos ng mga pang-camping na. So ngayon, in-installan natin ng... Yan yung load bar guys, taas. Ito yung tent pala ni Boss. Papatong sa taas. Tapos yung backup camera, meron na siyang designated na ano talaga. Then, spare tire. Akyat na ulit. I-remount lang natin yung ano, exhaust. Kado na mababa. I will never settle, got my foot up on the pedal. Pushing hard to the metal, make a deal with the devil. Channel rage through my vessel, into something that is special. Energy of a rebel, going up, up a level. I just wanna be greatness. New page, and tie up my laces. I will be the bravest. Break out of my... So magiging flat bed siya. Pwede siya maging stage, pwede siya maging camping vehicle. All around, pasok na pasok kay Boss Bed. Hindi ko abot.
Yan! Ito pwede natin lagyan ng mesa bababa. Lalabas natin sa mesa. So for now, ito muna gamitin ni Boss. Enjoy niya muna. Gasgasin niya muna to. Sabay ipalay next time. So guys, may mga accessories daw to. Pwede lagyan ng spare tire. Dalawa. Nakabit na yung Oni. Hindi, mayroon yung itim. Yung maliit. Okay, tracing din ang butas yun. Kailangan pinag-aaralan kung ano yung kinakabit, hindi basta-basta. Ganyan tayo sa Premium Overland. We give you your money's worth. Yeah. Yan ang binabayaran doon. Oo. Saka pinagtatalunan, hindi lang ako nagdidesisyon. Kaya tinatanong mo yung mga yung ugok na yan. Ugok one at saka si ugok two. Sa pagtatalo natin, dun makukuha yung tamang ikakabit. Kung sino nag-end up ng masunod, siya yung sisisihin. Yan, kung may ano. So ano mga specialty nito? Bakit tayo nagpapalit ng ganito? Itong mga ganitong produkto, yes, mahal siya. Pero, sisigurado ko sa'yo, sobrang tagal-abuti nito. At saka hindi ka magkakaroon ng problema. Itong set na to, good for ano lang talaga siya, Raptor lang. Yung bagong Raptor, iba na yung ano niya. Iba pa yon. Wala pa tayong feedback kay South Africa kung papasok to. Tsaka, alam mo Mark, kaya natin to binibenta. Dahil, di ba, mahal siya. Tinutulungan lang natin yung mga customers natin na magbawas ng pera sa banko. Hindi naman nadadala sa hukay yan. Pero pag in-enjoy mo, memories. Yeah, diba? Memories. Na something na ikaw lang meron. Oo. Isipin mo, unang Raptor yan na nakaganyan. Wala pa ba? Wala pa ba nakabitan? Wala pa tayo nakakabitan. So this is the first? This is the first Raptor. Pogi na may-ari nito. Pogi pa nung kotse. Yes, sir. Ayan, o. So ito, boss, no? Kailangan natin yung lumang bumper. Meron siyang original dito eh, na nakakabit. Kailangan lang hanapin ni boss kasi yun yung pinalit niya. Yung options ata yun. Sobrang bigat niya, no? Mabigat, pero yan, hindi mo na may papasok dito. So kailangan yung original niya. Pag hindi na mahanap, papagawa ka na kay Hitch Pro para malagyan ng hitch dito. So ano yung mga in-install natin dito, boss? Naglagay tayo dito ng bed replacement. Yes. Tapos naglagay tayo ng canopy. So lahat yan magkakasama na yan? Separate to. Kasi itong smart cap, pwede mong bilhin na bed, canopy, at saka may drop side din yan. Yes. So pwedeng drop side to siya, pwedeng canopy. And then, ginagyan natin ng load bar para malagay yung rooftop tent at saka yung awning ni Bossing. Make a feel storm, it's coming. Making me the drum be thumping. Off in the distance. Yan guys, ginabi na tayo. Pero ito na yung Raptor. Grabe, ganda no? Tapos na tayo sa project mo? Ito na naman tayo. Actually, hindi. Phase 1 pa lang phase tayo. Phase 1 tayo ng project Mark Marcaida. Nox! A project first Raptor. Yan, in first. PH. Yan. Yan. Na naka? Smart bed. Cap bed replacement. Yan. Nakabit na natin yung load bars na mount na natin yung rooftop tent ni Boss na maayos. Tapos na mount na rin natin yung 270 awning niya ng maayos, which is mounted only on the bed. Yes. Kasi yung dati, naka-mount siya sa harap. Naka-mount siya sa harap. Sa mismong cabin, no? Yeah, sa cabin and sa bed sa likod. Oh. Which is wrong because the bed and the cabin have different movements pag nagtitrain. So, possible na mabutas or mapunit yung bubong natin or masira yung awning. Magamit tayo ng proper attachments para, alam mo yun, maayos yung buo natin. Okay, so, this is the bed replacement. Pwedeng alisin tong canopy. Pwede siya maging flat bed para kung meron gustong ikarga na malaki or pwede mong gamitin stage, di ba? Pero if you need to cover also your stuff, 8 bolts lang para matanggal yung canopy. Pero matibay naman. Matibay. Yan. Rated ka ng 350 kilos load capacity. Pag naglagay tayo ng ganyan, boss, usually dapat maglalagay tayo ng spring, di ba? Pero dati nang may spring. Naka-spring na dati siya, so yun na lang yung ginamit natin. So far, hindi naman siya nag-droop. Pabagsak, so okay pa tayo kay boss. Pag nag-swimming, pag nag-wakeboard si boss, yung mga wet clothes niya pwede niya itapon dito. Hindi na niya kailangan isipin. Or pag nag-trail ka, yung mga recovery ropes mo, lahat ng maputik, tapon mo dito sa likod, sa radyo mo, bukas mo na isipin yan. Itong drawer sa likod, pwedeng lagyan ng kitchen, stove, butuan, chopping board, or you can make it your toolbox. Lagyan mo ng styro, tapos integrate mo yung mga tools mo, it can be a toolbox as well. So, kaya may ganito, saluhan ng gulong to. Dalagyan ng spare tire, tapos pwedeng dalawang spare tire, isang spare tire, or jerrycan.
Yes. Daming accessories pa nito talaga. Maraming accessories. At maraming gastos. Yung loob, pag binuksan natin. Boom! Kukulang lang siya ng ilaw, no? Yes, kulang siya ng ilaw. Pwede natin lagyan ng table sa loob. Pero for now, this is the phase 1 build. Magtatalo pa sila ni Bossing kung paano nila gagamitin, saan gagamitin para yung ikakabit natin ng mga gamit, yung talagang gagamit. Magagamit. Yes. Tama. So yan, ito na yung 270 owning niya. Yan. Nakita mo yung bracket natin. A specific bracket yung ginamit natin that carries the weight of the 270. Tapos kailangan kaya siya ng dalawang bracket lang, hindi kailangan ng tatlo. So, naglagay tayo ng load bar para pwede natin ipasok yung rooftop tent. So guys, this will end our vlog guys. Please like, share, and subscribe guys. Follow Mark Marikaida, Instagram, YouTube, at saka Facebook. And follow Alex Perez and Premium Overland guys. Outdoors with Alex Perez. Yan, follow nyo yun guys for more updates. This will end our vlog and see you on the next vlog. Let's go!